topic natin ngayong araw na ito, kumain ba kayo ng galunggong o kaya naman ay yung tulingan, tapos bigla kayong nangati. So akala nyo nagkaroon kayo ng allergy sa seafood, pero hindi pala, food poisoning. So kung meron kayong mga tanong kung allergy ba ito o food poisoning ba ito, itanong natin kay Doc Willie at kay Doc Lisa. Ito po ang paliwanag. May ilang mga isda na may natural o mataas na chemical na histidine. Itong chemical na ito ay nagiging histamine dahil sa isang bacteria na tumubo dun sa isda. Lalo na kapag nabilasa ng isda, nagkakaroon na ito ng bacteria. So yung chemical na histidine ay magiging histamine na co-convert niya. Histamine, ito yung nakikita din natin sa mga allergic reaction o allergy. Kaya ang nararamdaman ng isang na food poisoning ay katulad din sa nararamdaman ng food allergy. Pero magkaiba pong sakit ito. Ang naging sakit sa pagkain ng mga isda ay tinatawag na food poisoning o scombroid poisoning, kasi ito yung pamilya ng isda na nagkakaroon ng ganitong problema. So kailangan yung isda ninyo ay na-freeze mabuti at titignan nyo na hindi nabilasa ang nabili nyo sa palengke. Lulutuin ko naman eh. Kahit niluto ay hindi na napapatay ang bacteria. So patuloy itong dumadami at nagko-convert nga from histidine nagiging histamine. Kailan yung mararamdaman na kayo ay na-food poisoning na? Pagkakain ninyo, 5 minuto hanggang kalahating oras pagkatapos kumain, ay mararamdaman nyo na namula ang inyong mukha, leeg at saka katawan. Parang manhid, parang mainit, hindi makalunok, pero yung iba nga kaya tinawag na food poisoning, nagsusuka at nagtatae. Meron din mga palpitasyon at pagsakit ng tiyan. Ano nga ang dahilan kasi kumain ng nabilasang isda? May mga pamilya ng isda na ituturo ko mamaya saan madalas mangyari ito. Paano nyo malalaman na nagkaroon pala kayo ng food poisoning? Malalaman nyo ito kung meron kayong kasamang kumain ng ganitong isda at sila rin ay nagkasakit ng katulad ng naramdaman ninyo. Ang mga pamilya ng isda na nagkakaroon nitong ganitong klaseng poisoning, yung tuna, yung bonito, mackerel at mahi-mahi. Ano sa Tagalog yan? Pag sinabi nating mackerel, ito yung mga galunggong, tulingan, alumahan, tanigi, tapos kasama na rin kanina yung mahi-mahi. Makikita rin ito sa dilis, blue marlin, sa mga herring o yung tamban, tawilis, talakitok, tonto, marang at dorado. So yan yung mga isda na nagkakaroon ng ganyang problema. Kaya siguraduhin nyo na sariwa ang isdang iluluto ninyo. Ano ang gamutan? Ito kasing food poisoning na ito, katulad din dun sa food allergy ang nagiging sintomas. Kaya ang magiging gamutan ay tinatawag na H1 at H2 receptor blockers. Iba-block nyo yung histamine na lumalabas. So ang gamot, yung mga pang-anti-allergy din kahit food poisoning ito. Example nito, sa gamot, loratadine 10 mg isang tableta kada araw, levocetirizine 5 mg isang tableta kada araw, or diphenhydramine, pwedeng yung 25 mg or 50 mg isang kapsula, isa sa umaga, isa sa hapon. At yung H2 blocker ay para hindi maging acidic ang tiyan. Ang example naman nito, ranitidine 150 mg, pwede din ang cimetidine o famotidine once or twice a day ang pag-inom. Inom din kayo ng maraming tubig. Dapat mawala ang mga sintomas na ito pagkatapos ng 2 araw. Pero kapag matindi na ang pagsusuka at pagtatae, pwede ho kayong pumunta sa emergency room para mabigyan kayo ng swero. So sana po ilagay natin sa ating isipan, hindi lahat ng allergy ay akala natin seafood allergy. Baka po ito food poisoning. Salamat po.